Actually, first time na lumamang si Leni Robredo rito, mga kapatid. Lumamang siya sa baluarte niya sa Bicol Region. Magandang araw sa ating lahat, mga ka-George R. Vlogs dyan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang DZRH Nationwide Pre-Election Survey. This is from December 11 to 12, 2021. Margin of error is 1.3%. Ang respondent is 7,614. So, unahan natin muna yung mga presidential candidates. Actually, first time na lumamang si Leni Robredo rito, mga kapatid. Lumamang siya sa baluarte niya sa Bicol Region. Pero ang total, siyempre, alam mo naman, BBM tayo. Si Marcos ay Bongbong is 49.2%. Si Robredo Leni 16.2%. So napakalaki yung agwat, mga kapatid diyan. Yung unang survey ng publikos noon is 30%. Ngayon biglang bumulusok si Leni, naging kwan. Ang agwat nila ngayon is 33%. So si Isko 10%, mga kapatid. Si Pacquiao is 8.2%. Si Go, kasi kasama pa si Go dito, nasa 5.8%. Medyo humahabol naman kay Pacquiao. Pang 1, 2, pang 5, si Lacson. O excuse me, pang 6, si Ping Lacson, 4.9%. Parlade, 0.5%. Si De Guzman, 0.3%. So yan ang, at saka yung undecided is 4.5%. Halos pumapantay lang kay Lacson yung undecided. So 49.2%. Kahit na pagsumasumayan sila yung 5, 6, panalo pa rin si BBM. So napakalaki ang ano, ang agwat, mga kapatid. First time na lumamang si Leni Robredo, pero sa kanyang baluarte, siyempre sa Bicol Region. Pero ang pag-uusapan ay Solid North. Nandun pa rin, mga kababayan, yung Solid North, talagang hindi nawawala. Cagayan Valley, Ilocos Region, Central Luzon, lamang pa rin dyan si BBM. Tapos NCR, lamang pa rin. Lahat, basta lahat ng regions, mga kapatid, si BBM talaga ang lamang. Except for one region, yung Bicol Region. Lumamang si Leni, pero konti lang yung difference nila, konti lang yung lamang niya. So napakagandang balita. Huwag na natin tigilan ito, mga kapatid. Huwag na natin pabayaan pang maungusan si BBM. Maungusan ni Leni Robredo. Para sa ganun ay 101% na tayo na BBM na ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. At wala nang iba. Pero bago ang lahat, bago natin panoorin itong video nito, mga kapatid, pakiusap lang po na mag-subscribe naman kayo sa aking channel, George R. Vlogs. Mag-comment po kayo kung anong gusto nyo i-comment dyan. I-share nyo itong video. Tapos mag-like po. So maraming salamat. Panoorin natin itong video ito po. Salamat. Presidential Preference Survey ng DZRH News. Sabog sa supporters ni Bongbong Marcos matapos manguna sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas si BBM maliban sa Region 5. 13 rehiyon ang naipanalo ni BBM sa survey na ito, pero si Leni iisa lamang. Gulantang tuloy dahil tila wala na ang kanyang 14 million votes na nakuha noong 2016. Narito ang pangkalahatang resulta ng DZRH Presidential Preference Survey. Makikita ang nanguna dito si Bongbong Marcos na nakakuha ng total percentage na 49.2%. Pangalawa, si VP Leni Robredo na mayroon lamang 16.2%. Pangatlo, si Isko Moreno, 10.4%. Pangapat, si Manny Pacquiao, 8.2%. Ikalima, ang nag-withdraw na si Bongo, 5.8%. Panganim, si Ping Lacson, 4.9%. Ikapito, si Antonio Parlade Jr., 0.5%. At ang panghuli, si Leody de Guzman na mayroon namang 0.3%.
samantalang ang mga undecided ay 4.5%. Narito naman ang resulta sa Cordillera Administrative Region kung saan nangunguna pa rin si Bongbong Marcos na may mataas na score, 75.3%. Pangalawa si Leni Robredo, 8% lamang. Pangatlo si Manny Pacquiao, 4.5%. Ikaapat si Isko Moreno, 4%. At ikalima si Bongo. Habang sa Region 1, nangunguna pa rin si Bongbong Marcos na mayroong kabuang porsyento na 74.7%. Pangalawa si Leni Robredo, 10.5% lamang. Pangatlo, Isko Moreno, 7%. Ikaapat, Manny Pacquiao, 2.9%. At ikalima, si Bongo na may 1.5%. Nanguna pa rin si Bongbong Marcos sa Region 2 na mayroong kabuang porsyento na 64.3%. Ikalawa na dito si VP Leni Robredo, 16.5%. Ikatlo, si Manny Pacquiao, 6.2%. Ikaapat, si Mayor Isko Moreno, 4.2%. At ikalima naman, si Panpilo Lacson, 3.9%. Hindi pa rin natatalo sa Region 3 si Bongbong Marcos kung saan nakakuha siya dito ng kabuuang porsyento na 46.8%. Samantalang pangalawa pa rin si VP Leni Robredo, 19.1%. Pangatlo, si Isko Moreno, 11.4%. Ikaapat, si Manny Pacquiao, 6.3%. At ikalima, si Ping Lacson, 5.6%. Sa National Capital Region naman, Bongbong Marcos pa rin ang sigaw ng taong bayan kung saan nakakuha siya ng kabuuang porsyento na 46.6%. Ikalawa naman dito, si Mayor Isko Moreno, 26.8%. Pangatlo lamang, si VP Leni Robredo, 10.1%. Ikaapat, si Panpilo Fin Lacson, na mayroon namang 5.3%. At ikalima, si Manny Pacquiao na nakakuha ng 3.7%. Sa Region 4A naman, Bongbong Marcos pa rin ang nasa puso ng taong bayan kung saan nakakuha siya ng napakalaking porsyento na 50.8%. Ikalawa pa rin, si VP Leni Robredo, 14.9%. Pangatlo naman dito, si Panfilo Ping Lacson, 11.2%. Ikaapat, si Isko Moreno, 11.1%. At ikalima dito, si Manny Pacquiao, 6.3%. Gayun din ang nangyari sa Region 4B kung saan BBM ang kanilang isinisigaw kung saan nakakuha siya ng kabuuang porsyento na 49.6%. Ikalawa pa rin si VP Leni Robredo, 17.9%. Pangatlo, si Mayor Isko Moreno pa rin na mayroong 12.5%. Pang-apat, si Manny Pacquiao, 7%. At ikalima, si Ping Lacson na mayroon namang 5.9%. Samantala, sa Region 5 naman kung saan sinasabing balwarte daw ni VP Leni Robredo, ay ganun nga ang naganap kung saan nakakuha si VP Leni ng kabuuang porsyento na 57.6%. Pangalawa si Bongbong Marcos kung saan nakakuha ng 20.8%. Pangatlo, si Mayor Isko Moreno, 5.6%. Ikaapat, Manny Pacquiao, 4.2%. At ikalima, Ping Lacson, 1.8%. Agad namang nakabawi si Bongbong Marcos sa Region 6 kung saan siya ang nanguna na mayroong 33.3%. Pangalawa si VP Leni Robredo kung saan malapit lamang ang kanyang porsyentong nakuha kay BBM na 32.4%. Pangatlo, si Manny Pacquiao, 8.7%. Ikaapat, Mayor Isko Moreno, 6.3%. Ikalima na rito, si Christopher Bongo, 5%. At pang-anim, si Panfilo Lacson, 4.5%. Sa Region 7 naman, Bongbong Marcos pa rin, kung saan nakakuha siya ng kabuuang porsyento na 42%. Ikalawa na rito, si Senator Manny Pacquiao, 14.2%. Pangatlo lamang si VP Leni Robredo, 12.7%. Ikaapat, si Senator Bongo, 9.7%. Ikalima, si Isko Moreno, 9.3%. At ikaanim, si Panfilo Ping Lacson, 5.7%. Para naman sa Region 8, Bongbong Marcos pa rin ang nanguna rito kung saan mayroon siyang kabuuang porsyento na 56.1%. Pangalawa si VP Leni Robredo, 13.5%. Ikatlo, si Mayor Isko Moreno, 8.5%. Ikaapat, Senator Manny Pacquiao, 7.3%. Ikalima, Bongo, 3.8%. At ikaanim, Panfilo Ping Lacson, 1.5%. Number 1 pa rin si BBM sa Region 9 na may 48.5%. Ikalawa na rito si Senator Manny Pacquiao, 15.7%. Ikatlo,
si Senator Bongo 12%, ika-apat lamang si VP Leni Robredo 8.4%, ika-lima si Isko Moreno 5.7% at ika-anim Panfilo Ping Lacson 2.9%. Hindi rin nagpaawat sa pagpapakita ng suporta kay BBM ang mga taga Region 10 kung saan binigyan nila ito ng 57%. Pangalawa, si Manny Pacquiao 13.6%. Pangatlo, Bongo 10.5%. Pang-apat, Mayor Isko Moreno 6.4%. Ikalima lamang si VP Leni Robredo 6.3% at Ping Lacson 2.7%. Gayun din sa Region 11 kung saan nakakuha si Bongbong Marcos ng 68.3%. Pangalawa, si Bongo 8.9%, Senator Manny Pacquiao 8%, Leni Robredo 3.1%, Panfilo Ping Lacson 3%, at Mayor Isko Moreno 2%. Samantala, para naman sa Region 12, Bongbong Marcos pa rin ang nangunguna kung saan nakakuha ng 54.4%. Pangalawa, si Senator Manny Pacquiao, 18.6%. Ikatlo, si Senator Bongo, 12.9%. Ikaapat, si VP Leni Robredo, 5%. Ikalima, Mayor Isko Moreno, 3.6%. At Panfilo Lacson, 1.2%. Base nga sa survey ng DZRH, 13 rehiyon ang naipanalo ni Bongbong Marcos. At isang rehiyon naman ang naipanalo ni VP Leni Robredo. Sang-ayon ka ba sa survey na ito? Ano ang masasabi mo sa video na ito? Kung may nais kang sabihin, maaari ka magbahagi ng iyong opinion sa comment section. Thank you guys for watching. See you on my next video.